tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdirimang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Agila, isang Hudyong taga Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng mga Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya at siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sila Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok ng kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak.
hindi ko na sagutin iyon. Mula ngayon, tutungo ako sa mga hintil. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nangangalang Tisyo Husto, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay, nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay mamamalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay, nahayag. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Kayo'y di ko inulila, babalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli. Sabi pa niya'y, sapagat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sandibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging
kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po, Father. Purihin, pasalamatan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Nakakatuwa ho kayo, no? Kasi pag sinabi nating purihin at pasalamatan, alam nyo na ang gagawin natin. Yung papalakpakan natin ang ating pong Nazareno, hindi na kayo kailangan sabihan pa. At marahil, yan ay bunsod ng ating natural na nararamdaman para sa Kanya. At sana nga, ganun tayo lagi. Na sana laging nasa puso natin ang kagalakan, ang pasasalamat. Dahil nga, panagsisimba tayo, alam naman ang pong Nazareno yan. Tuwing pupunta tayo sa simbahan, marami tayong kailangan. At yun naman ang nais ng Panginoon. Kaya siya mismo ang nagsabi, lumapit ka, humingi ka, kumato ka. Kaya huwag kayong manghihina, huwag kayong panghihinaan ng loob. Lagi kayong bumalik, lagi kayong pumunta dito. Walang oras na masasayang na ibinibigay natin sa Panginoon. Hindi ko alam kung ilan sa inyo dito, naka-break time lang, pero sana naman, huwag kayong dumagdag doon sa nakita ko minsan. Ito po, totoo to. Kailan lang nangyari ito? Alam nyo, habang ako nagsisermon, kitang-kita ko talaga, malapit lang sa akin kasi siya. Dalawa sila, kung todo make up talaga. Habang nagsisermon, make up, make up. At pagtapos mag-make up, talagang mukhang nag-selfie pa siya. Pagtapos noon, tumayo na at lumabas na. Ginawang make-up room ang simbahan. Ginawang hintayan lang. So please, pag kayo po ay pumasok sa simbahan na ito, siguraduhin natin, binibigyan natin ng oras ang Panginoon. Amen? At huwag na huwag ninyong pagdadamutan ng oras ang Diyos. Huwag niyong panghihinayangan ang bawat sandaling binibigay ninyo sa Panginoon. Kaya nga katulad ni Pablo sa ating unang pagbasa, nitong mga nagdaang araw, maririnig natin ang mga misyon ni San Pablo, kung saan-saan siya nagpunta, nangaral, nagturo, nakulong siya. Akala niyo natapos na doon? Hindi. Lagi ko itong sinasabi. Walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Hinuli sila. Isang araw, nagulat si Pablo at Silas. Biglang bumukas ang pintuan ng kulungan. Ni hindi sila tumakas, pero inilabas sila ng anghel ng Diyos. Huwag kayong matakot. Huwag kayong madamot na magbigay ng oras para sa Diyos. Sayang yung oras ko. Kikita pa sana ako nito. Sayang yung oras ko. Marami pa akong mapupuntahan. Haba-haba mag-sermon ng paring ito. Tagal-tagal. Hindi pinabayaan si Pablo. Ang ginawa ni Pablo, ibinigay ko lang ang sarili ko sa pinagagawa ng Diyos sa akin. Huwag kayong mag-alala. Hinding-hindi makakalimutan ng Diyos ang bawat oras at lakas na binibigay ninyo sa Kanya. Pero, tandaan natin, ang sabi ni Kristo, anuman ang gawin mo sa pinakamaliit na ito, ginawa mo sa akin. Ang sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, bago siya o nung siya ay malapit ng patayin, hulihin, ano ang iniwan ni Kristong mabuting halimbawa? Hinugasan ng kanilang mga paa. At ang sabi ni Kristo, ganito rin ang gagawin ninyo sa isa't isa. At kapag ginawa nyo ito sa isa't isa, ginagawa nyo ito sa akin. Kaya nga, yung pagbibigay natin ng oras sa pagtulong natin sa kapwa, yung oras na ibinibigay mo, huwag kang maghanap ng oras. Di bali, Father, huwag kang mag-alala.
maghahanap ako ng oras para makapag-serve. I will find time to help. Huwag kang maghanap ng oras. Pagising mo pa lang sa umaga, maghapon, magdamag na ang binibigay ng Diyos sa iyo. Kailangan mo lang matutong magbigay ng oras. Alam niyo po, kanina maibahagi ko lang, kaninang umaga, Huwebes ngayon, ay Thursday, ang ating feeding program dito sa Quiapo. Kanina po, talagang napabilis kami ng kilos dahil umuulan kaninang umaga. Yung ating mga kapatid na pinapakain tuwing umaga ng Huwebes, yung mga homeless, kailangan silang papasukin dahil umuulan na. Talagang nabasa na sila. Ang problema nga lang, kulang yung bubong natin doon sa bakanting lote. Kaya siksikan din sila. Kaya nga ipagdasal po ninyo, mapaayos natin kagad yung simpleng bubong na mas mahaba at mesa at upuan para sa kanila. Pero alam po ninyo, ang nakakatuwa kaninang umaga, bukod sa dumami sila, 221 na. Pero dumami rin ang dumating na mga magbo-volunteer at tutulong sa kanila. Itong mga taong ito, may mga trabaho rin sila. Mga nasa opisina rin sila. Pero nagbigay sila ng sandaling oras para sa kanila. Sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, kaunting panahon na lamang, makikita ninyo ako. Kaunting panahon na lamang, makakasama niyo ako. Mga kapatid, ang buhay natin sa mundo, hindi natin masasabi kung kaunti na lang o mahaba pa. Kaya nga sa pagpapatuloy na misa nating ito, makiusap tayo sa Diyos na sana anumang oras at lakas na meron pa tayo ngayon, huwag natin ipagdamot. Huwag natin ikatakot na gamitin, na ibahagi sa anumang uri ng paglilingkod na gagawin natin sa ngalan ng Panginoon at para sa Panginoon. Kagaya ng lagi kong sinasabi, walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya sa kanyang sariling paraan. Panahon, ibibigay niya ang tamang gantimpala sa bawat kabutihan na ginagawa at binibigay mo kahit kaunting sandali. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa kanya. Ang ating pong itutugon, gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon. Ang simbahan naway buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati naway makaranas ng nakapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nalulungkot o namimighati naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit
at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumaon ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa po nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal din po natin ang mga kababayan nating biktima ng iba't ibang kalamidad, trahedya, lalo na nagdaang sunog. Ipagdasal natin ang mga nawalan ng bahay, mahal sa buhay, ang mga kapatid nating bilanggo, katutubo, ang mga batang napapabayaan, lalo na sa kanilang pag-aaral. Ipagdasal din po natin ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malayong lugar, sa ibang bansa, para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo po ng may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiwo muna po ang lahat. Maraming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo po sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sabagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, lalo nating mahalin, pahalagahan ang mga taong kasama pa natin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas, siya ang iyong pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyo tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwi na. Na mag-iisa
mga ngamba, mangungulila. Kayo'y aking hinango, muling sinuyo sa aking puso. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may wag mabahala, pagkat kapiling ako tuwi na. Kahit anong dilim, anong lagim nang tatahakin, kayo'y aalagaan, gagabayan kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may wag mabahala, pagkat kapiling ako tuwi na. Bansang aking sinugo, wag masiphayo at wag susuko. Kayo'y pangungunahan, pagsasanggalang kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may wag mabahala, pagkat kapiling ako tuwi na. Kailan pa may wag mabahala, pagkat kapiling ako tuwi na. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat po nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasabay po ng pasasalamat namin sa pagsisimba ninyo, ay ang aming pasasalamat sa pagbibigay niyo pa rin po ng tulong donasyon. Hindi lamang po kapag nagsisimba may koleksyon,
Marami po ko sa inyo dito po sa Pilipinas at nasa ibang bansa ang nakapagbibigay pa rin po ng kahit ilang sandali upang magbigay ng tulong. Yung pinansyal na tulong po, maaari nyo pong dalhin sa ating opisina, sa finance office. At yung mga material po, maaari pong sa social services po. Yung mga bigas, dilata, noodles, canned goods, tubig. Yan po ay binibigay natin kapag may kalamidad at kahit walang kalamidad. Sa mga bilangguan, sa mga estudyanteng tinutulungan natin, ang Social Services Ministry ng ating parokya ay labis na nagpapasalamat po sa inyo. Yung mga nagbibigay po ng tulong sa ating iThursday, yung feeding program pag Webes ng umaga. Ipagdasal nyo pong mapaayos natin yung bubungan natin at magkaroon pa tayo ng dagdag na mesa at upuan para sa mas dumadami nating mga kapatid na tinutulungan. Sa kabila ng inyong kakulangan, pangangailangan, salamat sa pagbibigay ninyo ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.